Welcome po sa ating Healing Sangkap segment. At dahil malinaw ang aking mga mata, kitang-kita ko po ang makulay na recipe ni Chef Tristan Encarnacion. Anong tawag dyan? Okay na okoy. Wow! Okay na okoy! Okay na okoy talaga ang healing recipe ni Chef Tristan para sa inyong mga mata. Tikman ang vegetable okoy ni Chef Tristan. Para sa mga sangkap, ihanda ang mga sumusunod. Kalabasa, carrots, spring onions, harina, cornstarch, healing galing seaweed salt, ground pepper, tubig, at vegetable oil. So, simulan lang po natin ang ating recipe for today, ang okay na okoy. Gamit po ang kalabasa, which alam naman natin ay nakapagpapalino ng mata at nagpapaganda ng balat. So, gawa po muna tayo ng ating mixture. Gamit ang harina. Okay, para po sa recipe na to, pwedeng harina lang ang inyong gamitin at walang cornstarch. Pero minabuti ko po nalagyan ng cornstarch para magkaroon po siya ng konting kumbaga crispiness o yung kumbaga pag ito po inyong niluto at inyong kinain, magkakaroon po siya ng konting crunchiness. Yan. Cornstarch. Siyempre, lagyan po natin ang mga pampalasa, which is ang ating black pepper. At, of course, ang seaweed salt, which is also rich in iodine, na available po sa lahat ng Healing Galing outlets. Gawa po mo tayo ng mixture. And then, habang ginagawa ko po itong ating mixture o yung ating yung batter, kumbaga yung not, hindi po yung mantikila, kumbaga yung batter yung isasama po natin sa kalabasa at yung sa ating carrots. Nagpapainit na po ako ng mantika sa ating kawali. Nalagyan po natin ito ng tubig. Kung mapapansin niyo po, kabilang po sa ating ingredients ay ang carrots na alam natin na mayaman sa beta-carotene at fiber. At gayon din po siya ay mayaman din sa antioxidants at vitamin A. Magdagdag pa po tayo ng konting harina. Ang ginagawa ko po rito mga kapatid ay tinitignan ko po at sinacheck ko yung kanyang consistency. Kung dire-diretso po, makita nyo medyo malapot o makapal yung kanyang consistency, sapat na po at tama na. So pwede na po natin ilagay ang ating mga kiladkad na kalabasa at carrots. Of course, ang ating kalabasa, carrots, of course, spring onions, lalagyan din po natin. Again, spring onions is very hydrating and rich in iodine din po. Kita nyo, ang ganda ng kulay. Now, piprito na po natin. Okay, ang recipe po natin ay nagkakahalaga ng mga 100 or less for a family of 4. So, napakamura po. Kasi again, this is, ginagamit lang po natin dito ay gulay. Kasi alam naman natin, sa panahon pong ito ay napakamura. Piprito ko lang po ito lahat and then later on, makikita nyo na yung ating finished product. Ayan, nakita nyo po. Actually, it's cooked na, luto na. So, mapapansin nyo po, meron ako dito nakaprepare na tissue sa gilid. Lalahanin nyo po, ang ating ginagawang recipe ay ipinirito. So, kailangan tanggalin natin yung excess oil. Paano? Either, mapapansin nyo po minsan sa makawali, di ba may nakalagay dito? Either ilagay nyo po doon para mag-drip yung excess oil or kung wala, meron po tayo dito yung paper towel or paper tissue, pwede nyo pong ilagay yung napritong ating okay na okoy para po mawala yung excess na mantika. Again, for mantika, well, you can use other oils. Kaya lang po, mas nababagay po yung vegetable oil or kaya yung corn oil. Applicable or bagay po siya sa mga prito. Dahil yung ibang mantika, if you're going to use other oils like olive oil, again, hindi po siya maganda for frying at napakamahal pa. So, ito po, meron po din na tapos dito. So, just going to fry this again. At habang piniplito to, ipiplate ko na po to para makita nyo yung finished product at ma-ready na at para matikman na rin ni Doktora. Kita nyo? So, ito po yung excess oil na sinasabi natin. So, yan po yung ayaw natin. Going to plate this. There you have it, ang ating okay na okoy.
ano ang ikina-okay ng okoy na ito? Dahil po sa mga recado na ginamit po natin dyan, ang kalabasa, ang carrots, at ang of course ang spring onion. Okay na okoy nga para sa mata. Opo. Kasi ang nakagawian natin ng mga okoy, yung may hipon. Isda, minsan. Uh-huh. So iba ito? Iba po. Kumbaga purely vegetable. Medicinal kasi para sa mga lumalabong mata. Opo. At the same time, may enjoy mo kasi may crispiness, opo, may crunchiness, may sweetness. Opo. Babawas na ako, baka maunahan ako nung isa dyan na mabilis, mabilis dumukot ng dumukot, no? At kaugnay nito, Chef, may tanong eh. Nako, ano po yung doktora? Parang kinain mo agad yung isa, nalingat lang ako ah. Anyway, ang tanong ng ating kapatid, dahil madalas nating lutuin ang kalabasa. Chef Tristan, ano po bang kaibahan ng pumpkin sa squash? Salamat po. May kaibahan ba ito sa tinatawag na pumpkin at squash? Alam meron ko, squash po ang kalabasa eh. Yan po, meron. Oh. Well, ang pagkakaiba, ang pumpkin na sa Tagalog ay kalabasa, ay isa po siyang uri ng squash. Mm-hmm. Ang squash ay nahahati sa apat na species ng mga tinatawag ay cucurbita. Oh, cucurbita. Ito po, pangalan, ito ano? Po ay grupo, doktora, ng mga prutas na kinabibilangan ng mga kalabasa. Teka muna, prutas ba ka mo? Prutas po. Ang akala natin sa kalabasa ay gulay. Yan po. Prutas pala prutas to. Po. Ang mga squash kasama na ang kalabasa ay tinuturing na prutas dahil ito ay tumutubo sa vine at may buto sa loob. Ang kaibahan ng kalabasa sa iba namang uri ng squash ay matigas at spiky ang tangkay. Kumbaga po, may spike-spike nito. May iba't ibang varieties. Iba't iba po. At nakakain ang mga buto po nito. Oo naman. Di ba po, minsan pag gano'n, makita niyo yung squash na ano. Paborito natin. Nakikipag-agawan tayo sa ibon eh. Nakikikain tayo ng mga buto ng squash, di ba? Opo. Mm-hmm. At masarap nga. Masarap. Ay, di ko pa po natin umay. Ganun ba? Parang ikaw na nga nakaubos kanina, walo yan eh. Bakit apat na lang? Masarap nga. Okay. So, maganda ang natutunan natin ngayon na ang kalabasa pala ay prutas. Ibig sabihin ba pwede itong kainin ng hilaw? Actually, pwede rin po, doktora. Mm-hmm. So, sa i-grate lang po mabuti. Oo, i-grate lamang. Tapos pwede rin i-blender, pwede rin gawing juice. Yes, po. At laging maganda ang inyong mata. Kaya lamang po, ang kalabasa ay mayaman sa vitamin A. At ang vitamin A po ay fat-soluble vitamins. Ibig sabihin, wala pong kakayanan ng ating katawan na i-neutralize ang excess nito. Apo. O i-absorb sa ating system ang labis na vitamin A. Kaya pwede po tayong manilaw nang wala naman tayong hepatitis condition kung aaraw-arawin natin siya. Maximum po ay 3 times a week lang ng vitamin A rich food para sa mga nagpapalinaw ng mata. Opo. Okay? Naku. Magpapatuloy po ang Healing Galing sa TV. Naku, doktora, ito yung papakain ko sa akin ng EDG. Para makita nila kung paano yung pagmamahal ko sa kanila. Anak, ito na ngayon ang pagkakataon natin. Pupunta tayo dun sa Healing Galing. Kasi nakita ko na, pag gagaling ka rito anak, maniwala ka sa akin. Matang matagal ng masakit, napagaling the natural way. Tumutok sa usapan nila Dr. E at isa nating kapatid. Dito lang sa Healing Galing sa TV. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman, basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals, meron ding seaweed salt, mga grains at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products, iyong laging tandaan. Nasa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyong healing, nasa iyong galing. Healing Galing! Isang mahalagang paalala, bumili lamang ng mga Healing Galing products sa mga otorisadong outlets na matatagpuan sa aming official Healing Galing website na healinggaling.ph o mapapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM tuwing Sabado at Linggo at mapapanood sa Healing Galing sa TV tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa TV 5. Hindi po nagbabahay-bahay ang aming mga naturopathic practitioners
at hindi po nagbabago ang presyo ng Healing Galing products. Tiyaking tama ang inyong binibili upang makaiwas sa peke. Ang fatty liver disease ay maaari po itong maging tulay sa mga nakamamatay na sakit. Malulubhang mga sakit dulot ng fatty liver? Alamin ang mga kasagutan ni Dr. E sa Healing Galing sa TV. Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa TV5.